scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang araw! Ito na naman po yung Likod Fren Nicodemus para sa ating kakampi online. At ang ating topic for today is Advocate Connect. Okay, at syempre mga kasama natin dito, walang iba kung hindi ang aking Miss Irene Manat ng Advocates. Isa sa mga Advocates. Ma'am, magandang araw sa iyo, ma'am. Yes po, Ma'am Fe. Magandang araw po uli dito sa Pilipinas po. Magandang umaga naman, Middle East po. Dito po tayo ngayon sa Advocate Connect ni Ma'am Fe Nicodemus ng Kakampi Online. At syempre, programa po ito ng ating mga advocates. Ako po yung nakikiano lang dito. Pag-aari po ito nila ngayong araw na ito. Okay, so magandang araw sa iyo. Kamusta na po ba ang ating mga trabaho dyan sa ating mga kakonekta? Ano bang advocates para sa iyo, Ma'am? Yes po, Ma'am Fe, ang ibig sabihin na po ng isang advocacy o advocacy ay dapat tayong tumulong ng buong puso. Ito ay salitang volunteerism at hindi tayo humihingi ng bayad o anumang mga hindi tayo humihingi ng bayad sa mga OFW dahil ito po ay kusang loob po tayong mga tumutulong po sa kanila. Mm-hmm. Ito ay kusang loob natin, pagtulong natin, di ba, sa kanila. So nakakatuwa naman ito po ay libre talaga, no, di ba? Opo, ma'am. At hindi po tayo ang isipin nila na hindi po tayo ang mga nagpapauwi. Tayo po ay tagapamagitan po lamang ng mga OFW sa mga problema ng mga OFW para ipaalam po sa ating polo o wa. Okay. Sige nga, ipakita natin ang ating mga advocates na ibang kasama, Miss Irene. Yes po, ma'am. Pasok na po, Ma'am Glenda. Pakilala ka po muna. Pakilala nga muna yung naka-pink. Anong pangalan? Pasok po. Apo. Ma'am, anong pangalan mo, ma'am? Ma'am, ikaw na po. Yung naka-pink, nasa taas na. Ma'am Lara. Ma'am, bati ka muna po, bati. Naka-off yung mic mo, Ma'am Lara. Ma'am Lara, naka-off yung mic mo. Buksan mo. Pindutin. Paki-unmute po. Ako po. Okay po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jane Lara Medellin. Nandito po sa Kuwait. Oh, nasa Kuwait siya, Ma'am Lara. Yes Kuwait po. Kamusta dyan sa Kuwait, ma'am? Medyo hindi po okay. Hindi okay. Nako. Ay, tingnan natin. Medyo hindi okay. Pabatiin ka lang muna namin. Pabatiin pa natin yung isa. Itong nakaupo na ito. Nakaupo ba ito? Ma'am Marie. Hello po, Ma'am Marie. Ma'am Marie. Kumusta ka na po? Bati ka muna po sa ating mga kababayan, Ma'am Marie. Bati po muna kayo. Etong isa naman muna sa iyo. Hindi niya tayo siguro naririnig pa. Hello po. Itong isa natin, Ma'am Glenn, ito, lagi ko na itong nakikita eh. Ma'am Glenn, nakamusta? Okay lang po. Pati mo yung mga nanonood sa atin, lalo na yung mga nasa abroad. Unang-una, binabati ko po kayo, Ma'am Fe, Top Irene, at saka yung dalawang distress ko po. Mm-hmm. Ito ba? Sa lahat ng nanonood po dito sa Pinas, magandang hapon. Mm-hmm. Sa Middle East, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Okay. Ayun. Ito. Sige. Ma'am, kasi kanina pinag-uusapan natin advocacy work. Ikaw po ba, nasa ka ngayon sa Pilipinas ka ba, Ma'am Glenda? Opo. Nandito na po ako sa Paranaque, Ma'am. Paranaque ka na. Hindi ka na babalik sa abroad? Opo. Babalik pa po. Ayun, babalik pa. Okay. Sige. Sa'yo ba, bakit ka nandito ngayon at bakit ka tumutulong? Kapareho ka naman ni Ma'am Irene. Mas masarap po kasi yung nakakatulong, Ma'am. Sige. Opo. Ma'am Irene, kamusta ka na ba dito sa mga ina-handle ko? Ano mga cases? Mag-meet yan, para nagkakaintindihan tayo. Yung nasa taas, yung taga-Kuwait. Ma'am, Ma'am Irene, i-explain mo nga kung ano ang hindi maganda nito sa Kuwait. Ang Kuwait kasi ngayon, ma'am, hindi gaya po ng dati na maayos yung gobyerno natin at gobyerno nila. Kasi ngayon, ma'am, ang dami talaga nating mga kaso na hinahawakan. Kailangan kasi muna, ang sabi kasi sa akin ni Ma'am Sol from Polo Riyadh, case welfare officer po, pag may mga cases na ganito, especially yung mga maltreatment, inaano muna yan, para gumagawa muna sila ng letter from the MOFA, then isasubmit nila sa MOFA, if aaproban yun, irerevisa muna kung ano talaga ang naging problema ng isang distress OFW between the employer, saka sila gagawa ng action kung ito ba ay totoo. At tatawagan din mismo ang amo. Kaya hindi na ngayon, hindi na gaya ng dati, ma'am, na madali kaming tumulong o kaya madali kaming mag-ano ng mga OFW from direct na lang sa kanila, from polo to distress to polo. Hindi na po dati, ngayon, hirap na talaga, ma'am Fe. Kaya inaalam ko kung ano talaga ang naging nangyari at kung ang dahilan ng anong naging problema ni ma'am, ano ba pangalan nito, Jenny ba to? Okay. Jane po. Yes po, ma'am. Ano po kaw naging problema mo sa suite po? Ma'am Lara. Lara. Ano kasi po eh. Nung andito ako, isang buwan ako, dapat sahod ko, ano, kasi andito ako March eh, March 3, dapat sahod ko, April 4, sahod ko yun. Tapos, hindi niya ako binigyan ng sahod ng March, ay April, binigay niya sa akin May. Tapos 180 lang po kasi dinidak po niya yung 60 sa ano daw niya, sa gastos niya daw po. Tapos palagi akong nagmamasahe po eh. Gumising ako ng 5:30 o'clock ng umaga, tapos matulog alas o alas 3 ng madaling araw kasi magmassage pa ako hanggang alas 7:30. Tapos pag pasok siya ng trabaho yung amo ko, pag-uwi niya mag-massage na naman ako. Alas 9 hanggang alas 11 o di kaya alas 12, massage na naman ako. Yung kamay ko, nalaki na yung kamay ko. Tapos, before, minsan din, pag bago siya matulog, mag-massage din ako. Tapos, sa pagkain din po, minsan, sa isang araw, isang beses lang po ako makakain. Kung may matira sila, may makain ako. Pag wala, hingi na lang ako dun sa ibang katulong. Oo. Parang parang... Ma'am Lara, ilang mga kasambay kayo dyan sa loob ng bahay na yan? Marami dito, pero hindi kami pwede mag-usap-usap. Kasi iba-iba yung iba-iba. May ibang... Hindi po. Kasi, mama ng amo ko, tapos yung amo ko ako lang isa, tapos kapatid ng amo ko, yung kapitbahay namin doon sa probinsya namin sa Mindanao, nandun siya, pwede kami mag-uusap kaming dalawa, kasi kapitbahay kami doon sa Mindanao. Ilang buwan ka na po dyan pwede sa amo mo, ma'am? Pag mag 7 months na po ako ngayong October 3. So yung sinabi mo kanina na sahod mo, 180, ano yun? Sahod mo na? Sahod ko ng dalawang buwan po, April at saka May. Hindi binigay ng amo June, mo? June pala niya yun. Hindi niya binigay yung lahat. Arang, yung sa unang buwan na April, binigay niya sa akin kalahati lang.
Bakit daw po hindi binigay ng amo mo? At ang reklamo mo po ba, ma'am, na iparating mo na ba sa agency mo? Alam na ba po ba ng agency mo ito? Sa po, tinawagan ko po ng agency ko. Sabi niya, sabi ng agency, ano daw eh. Yun daw talaga. Gastos daw talaga yun ng employer eh. Dapat daw i-deduct daw yun. Sabi ng ano, agency. Anong agency mo, ma'am? Ano sa Pilipinas po? Golden Ramad po. Golden Ramad? Ngayon ko lang narinig yan, ma'am. Nag-change lang po, pero, sila ang pangalan. Pero ano ata, siya kape, ang minis problema, kasi direct siya. Kaya yung agency opo, niya, po, ano, parang ayaw siyang anuhin. Walang pakialam yung agency. Hindi meron pa rin na. May, kasi kahit direct hire, ma'am, dumadaan pa rin sa Pilipinas na agency yan. Ang ginagawa ng direct hire, yung employer nyo, sila ang kumukuha ng FRA. Yung FRA, sila ang naghahanap ng agency dito sa Pilipinas. Kaya may karapatan pa rin ang FRA na iayusin ang problema mo, ma'am. Kasi binayaran yan ng amo mo. Mm-hmm. So itong Golden Ramad, saan kaya ito? Dito ba sa Pilipinas o dun sa abroad? Sa Pinas. Pero yung sa ano, sa dyan sa Pinas, wala po akong problema kasi ano din eh, tumutulong din. Magbigay din sila ng ano sa akin. Tapos dito lang talaga yung Menef Almutayre. Ano, tinawagan ko nung nakaraang araw. Kasi nag-away kami ng amo ko dito eh. Inanohan niya ako na sinuot ko daw yung mga ano niya, gamit niya. Tapos, so, ang problema mo, pinagbibintangan ka ng amo mo na hindi mo naman ginawa. Opo. Pinagbibintangan niya. Piyas niya ako dun sa ano, sa kwarto. Piyas niya ako dun sa ano, ng mga damit. Yung laruan ng palaruan ng mga bata. Ano po ginawa sa inyo, ma'am? Tinaktan ka? Sinampal ka? O ano? Opo, hinampal ko dito. Aba, dalawang beses talaga yan, po ma'am, eh. Lalo na yung pagmamassage-massage, hindi po talaga nakalagay sa kontrata natin yan. Tapos yung anak niya po eh, palaging nag-anakit yung anak niya. Parating ano, ma'am? Parating? Nananakit yung anak niya. Okay. Ilang taon po yung anak ng amo mo? 7 po. Binila din sa araw ka? Oo, bila din ako sa araw. 9 hanggang 11. Marami palang violation ng amo niya, ma'am. Eh. Ma'am, pe, ano naman tato? Pero naka... May info na ba to, Kap Glenda? Kap Glenn? May information na ba to? Meron na, Kap, meron na. Mm-hmm. Nakapasok opo, na. Opo, meron na, ma'am. Nakapasok so, ano yun ang gusto mong mangyari ngayon sa... Opo. Mag-change opo. Employer ka? Uuwi ka? O ano po? Uuwi na lang po ako. Gusto ko po pag ano, pag ma-receive ko na yung... Salary. Selo ng October. Gusto ko na lang po. Eh kung kung ililipat ka nila, pwede pa yun ka. Uwi mo na lang muna. Parang ano pa kasi, parang iba pa talaga yung ano ko eh. Isip mo. Parang na-stress. Parang stress or distress. Iwan ko. So, parang gusto ko muna sanang hindi ano. Hindi ka naman namin mapipilit kung yun talaga po ang decision nyo, ma'am. So, ang gagawin lang po namin ni Ma'am Fe, i-report po namin at kung ano ang feedback ng OWA at Polo at sa agency mo po, kung ano po ang ibibigay nilang feedback sa amin po, ano? Ano, Ma'am Lara? Okay po. Mm-mm. Maraming salamat basta, po. Ang gawin nyo lang po, ma'am, advice ko lang po is maging matatag po kayo, magdasal po kayo at habaan po ang pasensya habang nandito pa, nandyan pa lang po kayo sa bansang Kuwait po. Ano po? Okay. Po. Maraming po kayo, salamat po. Po kayong, huwag nyo pong pabayaan niya sa sarili ninyo. Tsaka, Miss Lara, pray ka lang ha. Kumakain po pag may makain.
Sige po, kumain lang kayo ng kumain. Pag may ano, may matipira. Hindi, gano'n. Please, ana ma, pi akil, ana taban ba din, ana ma, muskila. Mafi akil, mafi akil. Aywa, well, mafi akil, matira na, nila. Mafi sawi. Pag may ano, pag may matira yung ano, amo ko at saka yung anak niya, eh, kain ako. Mamlara, ganito. Ikaw ba'y nagluluto? Minsan po pag ano, kasi hindi yan ang grocery yung amo ko eh. Palagi lang humihingi dun sa ano niya, sa kapatid niya. Tapos bigyan lang kami ng tatlong kubos ng ano niya, ng kapatid ng amo ko. Tatlong kubos, itatlo yung lulutuin ko para sa amo ko eh. Tatlo sila. Paano kasi naman ako, di ba wala? Dalawa lang. Hindi, tapos tatlo yung maubos nila. Minsan. Yeah, ano pong lulutuin ko, walang ano dito. Pero may maghatid ng pagkain minsan. Hindi nga naggrocery yung amo ko. Hindi siya namamalingke. Dino. Oo. Ayun, tama. Pagkain na doon lang kami manghingi sa ano, sa kapatid ng amo ko. So, tatanungin natin si Advocate Irene. Ma'am Irene. Usually, yes, pag ganyan ba talaga ang nangyayari? Okay. Hindi siya kumakain, kung may tira lang. Ano ba yan? May ganyan ba talaga? Yes po, ma'am. Pekaniwitan ganyan eh. Pero may mga amo din na mababait. At may mga OFW din na ginagamit din talaga common sense nila. Yung talagang ginagawa. Pag kunwari sila nagluluto or may mga tinapay dyan na nasa naisa tabi nila, talagang kinakain. Ganon din po ako, ma'am. Side for example ako. Talagang madamot yung amo ko. Sabihin ko sa kanila, ipaprank ako. Sabihin ko, ma'am, paano naman po ako na ako nagtatabaho? Kung hindi ako kakain, edi wala akong lakas na magtrabaho. Sabihin ko, pag sasabi niya, no, pa rin, edi ang gawin na lang natin, kainin mo lahat yung nasa rep nila. At pag naubo, sabihin mo, kinain ko kasi po nagtatrabaho ako, magugutom ako, magkakasakit ako, malaking problema pa sa inyo. Ganun na lang yun. Gusto kong tanungin si Miss Lara, Ma'am Lara. Ma'am Lara. Miss Lara. Ma'am, ikaw, hindi mo ba sinasabi sa kanya na nagugutom ako? Kakain ako dapat? Hindi mo sinasabi sa amo mo yung ganun? Ano, sinasabi ko sa kanya na, ma'am, nagugutom ako. Sabi niya, may ano na doon may makainta. Yung tira namin, kagabi, yun, kainin mo yun. O di kaya may kanin yung mama niya. Kasi may ano sila, may kusinero sila doon. Doon na lang ako kasi maglilinis ako doon eh. Di, ako yung tagalinis doon sa bahay ng mama niya. Tapos pag may kainin, tinatag talaga yun. Yun ang kakainin ko. Oo. Basta, ito lang ang sabi namin. Yung sa mama niya, may pagkain minsan. Oo. Iyan na lang bulabulahin mo yung nanay niya. Ano, di ba? Oo, ganun na lang. Ganun lang talaga. Kailangan kunin mo yung pinindi niya. Opo, minsan eh. Yung amo ko, hindi talaga. Hindi kahit anong gawin ko. Yung mama niya, mabubula ko minsan. Yun, magbibigay ng pagkain. Tapos silusa yung amo ko. Ilabingin mo lang yung amo mo. Sabihin mo, ang ganda mo, ma'am. Kahit pagtalikod niya, hindi naman totoo. Ganun tayo yun. Bula-bulahin lang, ano, ma'am? Hindi. Kunin mo lang yung tingin niya ang amo. Pag binula ko, sabi niya, shut up. Kasi ayaw ko ng ganyan. Yung sabihin niya ng ganyan. Oo. Sensitive ayaw talaga yung amo niya, ma'am. Ayaw pabiro ng amo niya? Mm-mm. Pero anyways, gawan na lang natin ng ano to para ma-submit na natin, ano, Ma'am Irene, no? Yes po, ma'am. Oo. Ipapalo up po natin ang kanyang hinaing. Mm-mm. Sige. Pero ang mga sasabihin natin, ako, Ma'am Lara, ganito gusto ko mangyari sa'yo. Tibay ng loob. Tandaan mo, dasal lang tayo sa itaas. Hindi pa rin di, ano. Para sa mga matatapos anak din yung mga pagsubok na yan. Sa Irene, ikaw, ano ba ang mga yan mo? Kap Irene, ikaw, anong mga masasabi mo sa kanya? Po, habaan niya ang pasensya niya, dapat sa naisipin niya, haraan na lang niya na magdakdak ng magdakdak yung amo, ang i-concentrate na lang sana niya ang pagtrabaho niya para isipin niya na may pera siya pagdating ng katapusan, di ba? May papadala siya, ganun ba? Pero late yata magpadala eh ng pera.
Eh, palaging delay. Yung sahod ko dapat 4, tapos i-ano niya, 17, o di kaya 20. Mm-mm. Yung ganun, tapos ma'am, yung mga anak ko, 4. Sorry, Ma'am Lara, ha? Eh, regarding po sa mga salaries, rating, eh, hindi na po talaga pong ganyan ang Middle East. Kung minsan, may mga late magbigay, imbes na yung sahod mo is 27, di ba? Kasi ang Saudi, ang sahod ng mga professional dyan na nagtatabaho is 27 or 28. Ang pinagbibigay nila after 1 week, after 2 weeks. Ganyan din sa akin doon. Late ng 2 weeks, kung isang late ng 1 week, meron din yung maayos ang araw nila na on the spot naman binibigay nila. Ganyan kasi ang mga ibang mga employer. Di ba, Ma'am Glenda? Ako wala pa talaga akong undas, ano, yung 4 yung sahod ko, 4 din ipapadala niya. Hindi. Ganito, ito, yung month na to, sinabihan ko siya na, ma'am, kailangan na ng mga anak ko yung sahod ko. Kasi wala po akong asawa, ay wala po akong, ano. Solo parent ka. Tapos, yun na. Tapos, ano. Pero buo naman na binibigay yung sahod mo, ma'am. Buo daw? Sa ngayon, tapos, ano. Oo, ngayon na buwan. Yung hindi niya, kailan, yung sa unang sahod ko lang. Tapos binigay, 40, tapos binigay niya sa akin yung 15, 17 na. Oo, 14 niya yung money sa, ano, sa Pilipinas, tapos 17 na niya binigay sa akin yung 15. Okay. Kasi kailangan na yun ang mga anak ko eh. Kasi exam ng anak ko yun. So, medyo irrational lang natin to, ano, di ba? So, wag ka mawawala ng pag-asa, Miss Lara, ha? Tandaan mo yan, ha? Lagi mong tatabihin. Pero minsan talaga, nawawalan talaga. Minsan talaga po, ma'am, nawawalan po ako ng pag-asa minsan. Huwag ka na mamuha. Minsan, naisipin ko. I-update ko na lang po yan, ha? I-update natin yan, ma'am, pe. Mm-mm. Para maayos naman siya. Mm-mm. Kompleto na to. Nakanino na tong papel na to, Miss Glenda. Glenn? Si Ma'am Glenda. Naka-mute ka na. Naka-mute ka daw, Ma'am Glenda. Nakasa na to ka kay Kapan, yung ano niya. Hindi mo kayo siya ipapasa kay Kapan, hindi naman siya ang nagpa-follow up. Sa akin yung mismo ipapa-follow up. Diretso na siya kayo. Info, kapidahin sa akin. Okay. At hindi mo makaano. Hindi ko ma-send sa, ano mo kapay, di ba sabi ko, dun sa isa mong account. Hindi daw niya maipasa sa'yo, Ma'am Glenn. Sa email. Hindi siya naman yata kahit doon na lang para doon ko na lang kunin. Pa-follow up ni Ma'am Fe, magtulungan kami at ipag-alala. Sige. Okay. So, wag, sabi ko nga, Glenn, ikaw, sabihan mo din si Ma'am Laura na huwag na malawala ng pag-asa. Kasi lahat naman ay may pag-asa, di ba? At gagawin po namin ang lahat ng makakaya namin para makauwi ka na po lang Pilipinas, ma'am, ha? Mm-hmm. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Ma'am Lara. Maraming salamat po sa inyo. Maraming, napaka maraming salamat po sa inyo. Sana marami pa kayong natutulungan na kagaya ko na ano, na naghihirap din dito sa ano, sana marami pa kayong tutulungan. Maraming salamat po. At Ma'am Glenn, maraming salamat po sa iyo na nakita ko yung ano FB na marami kang tinutulungan. Kaya pinapaalo kita. Kaya ba yung bigay ng God? Napakaraming salamat po. Sa inyo po lahat, maraming salamat po talaga sa inyo. Okay. Buong puso po, nagpapasalamat sa inyo. Salamat po. Okay. So God bless po sa inyo. At syempre balikan natin si Miss Irene, si Kap Irene and Ma'am Glenda. Marami pong salamat, Ma'am Laura. Ma'am Glenda. Yan. Sige, pag-usapan. Tingnan natin yung isa, ma'am. Meron pa yata meron pang isa po, ma'am. Sige. Yung isa pa, tingnan natin. Kausapin natin yung isa pa. Thank you, Miss Laura. Yung isa natin, ano? Yan. Mary Ann? Mary Ann ba to? Mary something? Ayla Mary. Ayla Mary, Ma'am Ayla. Kamusta ka na dyan? Ma'am Ayla? Ayla Mary? Kamusta po? Ma'am Ayla? Hello po! Pasok ka na po! Oh, ma'am, ano?
So habang wala pa siya, Ma'am, ano, Kap Irene. Kap Irene. Ay, nandiyan na yata, Ma'am. Andiyan na? Opo. Okay, Miss Ayla. Ayla Mary, oh, kamusta ka na, Ma'am Ayla? Asan ka po ba ngayong bansa? Ma'am? Hello po. Magsalita ka na po, Ma'am. Bati po muna. Ay, nawala. Sige, habang hinihintay natin si Ma'am Ayla, Ma'am Irene, itong mga ganitong klase, ang dami iba-ibang usapin tungkol sa ano, no, sa ating mga OFWs. Kasi kanina sabi niya, hindi siya late ang kanyang sweldo. Parang common na yan sa Saudi Arabia, di ba? Talaga naman eh. Kahit yung mga skilled, ganun din. Hindi mo maasahan na laging a 4 o laging ganito. Dahil, di ba? Anong mga paalala mo sa ating mga kababayan, lalo na ikaw ay nag-a-advocates dito sa ganitong klase, ano ang dapat natin paalala sa kanila? Yes po, pag ganitong alam na po ninyo, tandaan ninyo, huwag nyo ipapadala lahat ng pera ninyo. Para in case of emergency, may mga pera kayo dyan sa mga bulsa ninyo. Para pag pinatawag kayo o pinaano kayo sa polo, may pera kayong ginagamit o may mga may pera nyo na gagamitin nyo pag uwi nyo is hawak ninyo. Pag uwi din ninyo ng Pilipinas, hindi yung naghahanap pa kayo kung saan-saan kayo mag-ano, wala kong ganito, ganyan, di ba? Okay. So, ano ba ang sitwasyon sa bandang Middle East? Bakit ang daming mga ganyan na nagkaklase? Hindi napapakain, hindi agad nakakasweldo, sobra sa oras. Ano bang meron dyan sa Middle East na yan? Particular Saudi Arabia at Kuwait. Yan yung dalawang kaso natin parate, di ba, ma'am? Lagi tayo may kaso, puro Kuwait at Saudi Arabia. Ano masabi mo sa ganun? Yes, ma'am, kasi yung ito, iba-iba kasi ang ano ng employer natin eh. Ang iba kasing employer, hindi na alam na yung, kasi sila dapat eh, kumbaga na, andyan na si employer at si distress OFW, kailangan yung si OFW, pagdating pa lang niya ng abroad, dito sa bahay ng amo niya, ipaalam na kaagad niya na ang pagkain naming mga Pilipino o kaming mga ano, is ganito, 3 times a day. Tapos, tayo para alam po ng magiging employer niya kung ano yung gagawin niya. Pero, sa side naman ng mga amo, may mga ibang amo naman na hindi talaga nakakaintindi, ma'am. Especially yung mga bado na sinasabi nila, yung mga out of school na mga Muslim. Okay, oo. Hindi talagang mahirap umintindi ang mga yun. Kahit sabihin mo na pula, puti pa rin para sa kanila. Yun, oo. So, paano natin... Kunyari, kami dito kasi ako, nagbibigay ako ng PIDOS, di ba? Ano yung pwede namin sabihin sa kanila na sa mga worker natin na papunta dyan sa Middle East, particular Saudi Arabia, ano yung pwede natin sabihin sa kanila para tumimo sa isip nila na hindi sila dapat na-apidi ng todo-todo? Ano bang meron? Ano ba dapat? Ma'am, number one po dapat ang ano nila sa PIDOS is iwasan nila ang mobile. Yung pagdating kasi nila may mga OFWs, mobile ka agad eh. Tapos pag inutusan ng amo, pinatulog ng maaga, dadabog-dabog, gigising ng hindi tama sa oras na sinabi ng amo, may nakasimangot dyan, dadabog-dabog na. Sino ba naman ang employer na matutuwa sa ginagawa ng ganon? Di ba po? Number one yan. Okay. Dapat huwag iwasan ang mobile. At pagdating pa lang ng abroad, kailangan muna, kunin mo muna yung loob ng amo mo, may initiative ka dapat. Hindi muna cellphone o sasabihin mo na, ma'am, gusto ko mag-uamin ng wifi nyo, pabilihan po ako para po ipaalam ko sa pamilya ko na ano. Huwag muna, kunin mo muna yung loob ng amo mo, ipakita mo na nagtatabaho ka, gumagalaw ka para makita niya na maayos pala ang aking katulong. Sige, titingnan ko muna siya para pag ano, bibigyan ko siya ng time para tumawag siya sa mga kapamilya niya o mahal niya sa buhay. Ganon yun eh. Oo. Ang isang kinakakaanuhan din natin, yung katulad nung kay Lara nga, di ba? Si Lara daw sobra-sobra sa oras, sabi niya. At hindi naman din daw ganon ang, lagi daw late ang sweldo. Mukhang naibibigay naman, ano? Naibibigay naman kay Miss Lara, ano? Pero yun nga, medyo late lang talaga. Eh, ganon talaga eh. Di ba? Late lang. Yun. At 7 months lang siya. Pwede na ba siyang umuwi? Depende rin po yan sa employer, ma'am, at kung anong pag-uusap nilang agency kung bibigyan siya ng exit visa. Mm. Pero sa kaso naman niya, sa case niya, sabang sinasabi niya kanina, is may violation din yung amo, ma'am. Siguro,
may kahapatan din siyang talagang ireklamo kung ano yung ginagawa niya. Kasi yung violation na doon, ma'am, yung ano eh, yung pagkain, pagmamasahe. Opo. Oo, kasi wala massage naman sa kontrata yung pagmamasahe natin, mm-hmm, di ba po, ma'am, pe? Mm-hmm. Pero minsan, pang babola mo na rin yun eh, di ba? Gusto mong bulahin yung mga, oh, minsan may ganun. Kaya lang, pag sumobra sa oras, parang depresya naman. Hindi natin naitanong kung ano, kung naglalaba ba siya, namamalaan siya ba siya, yung mga ganun. Kasi, parang halo, sama-sama sila dun eh, di ba? Iba-ibang mga ano, iba-ibang flat siguro, ano, di ba? Basta isipin nila is time management. Once mm-hmm na nasunod mo ang time management mo dyan sa Middle East, mm-hmm, maaayos mo yan lahat. Okay. Eh kasi si ano mukhang si Lara ay bago-bago pa lang din ano, 'di ba? First time po ba, Ma'am Lara? Nandiyan pa ba si Lara? Nandito pa, Ma'am. Ma'am Lara. Niya, ma'am, hello first po. First time mo po? May first time mo po? Opo, first time ko po. Pero ginagawa ko naman yung ano eh, lahat ng mga ano niya, ginagawa ko naman lahat 'yun eh. Mm-mm. Naglalaba handwas lang po talaga, handwas. Naglalaba ako. Hand wash ka rin? Hand wash oh lang. Mm-mm. Wala silang washing machine, kabayan? Oo po, nag-hand wash ako. Kahit yung, wala. Ay, merong washing machine yung ano niya, yung kapatid niya, pero nakalak yung ano eh, pintuan. Dapat ano talaga, hand wash. Madaming ang trabaho. Nahihirap, sab, no? Kahit bedsheet, ano yun talaga. Kaya pa ba? Tawanan mo na lang. Ang ganda nila. Tatayanan po. Ganda nila. Yung ano, yung kamay ko, ano. Mm-mm. Pero ano ba in-expect mo dyan? Yung kamay ko nang ano, nanlaki na. Dito ba? Nagpidos ka pa? Noong una po. Opo, nagpidos. Kayo po, nakita po kayo. Ikaw po yung nag-ano sa pidos namin eh. Ako? Ako talaga? Opo. Opo, ikaw talaga. Okay, ikaw daw yun eh. Hindi kami pwede sa ano eh, sa Saudi. Baka yung isa. Yung isang ano namin doon. De Guzman, yung De Guzman. Palagay ko yun. Oo. Medyo hawig-hawig ko yun. Pero anyways, di ba? Sa pidos, anong sinasabi ng pidos? Dami niyang bilin, di ba? Magpakatatak. Opo, dami niyang ano. Oo. Dapat yung ano, yung sahod, hindi dapat ibibigay lahat yun. Tapos yung amo, anuhin, kailangan ano, dapat amuhin. Pero kahit anong gawin ko talaga eh, pag malapit na yung sahod ko, pag 20, yeah, 4 sahod ko, pag 20, ano na yan, nagagalit. Palaging nagagalit, sinisigawan ako. Tapos sabi niya sa akin, oo, pag 20 na, naku, palagi na yung galit. Gumagawa na yun ng dilubyo hanggang maibigay niya yung sahod ko na ano na din. Tapos pag 20 na naman o di kaya 15, ano na, gagalit na naman yan. Mm. Hindi ko alam eh, hindi ko naiintindihan. Tapos sabi niya sa akin, binabayaran ko yung satisda mo kasi may ano daw, may massage daw at saka yung sa manicure. Parlor na ano. Pero nag-test na ka ba na massage? Opo. Eh, wala po eh. Luto lang yung sa tisda. Oo, eh bakit gagano'n siya? Yung laban, luto. Eh, yun daw, sabi daw ng agency, sabi ko sa kanya, eh, tingnan mo yung diploma ng sa, ano ko, sa tisda. Sabi ko nang ganyan. Walang ano, walang massage doon, walang manicure. Doon sa yung manicure, walang ganoon. Sabi niya, ay meron dahil tinatawagan ko yung agency. Kontrata mo na, dala mo ba? Yung kontrata mo, meron ka ba? Dala mo. Opo. O pakita mo sa kanya 'yon. Eh binasa na daw niya lahat 'yon eh, tapos tinanong na daw niya yung ano, yung massage. At saka manicure meron daw. Mm-mm. Sige. Kaya palagi, yun nga ako eh. Nag-massage nga ako. Tapos nakatulog siya. And ano ako. Nag-massage ako. Kasi alam mo, diba? 5:30 pa lang ako, nagigising na. Nag-massage ako sa kanya. Miss Irene, Kap Irene, diba? Kasi sa Hong Kong, pag nagmamassage, may ano sila kasi, babayaran nilang extra yun dapat. Diba? O, mga extra pay. Extra yun. Sana sinasabi mo yun. Ay, sa akin, kahit salamat, wala.
Sa akin, kahit salamat, wala talaga. Yeah mo, Miss ano, Lara, andyan si Advocate, so, si Advocate Irene, si Kap Irene ang matutulong sa atin dito. Sige. Okay, so gusto natin ipaalala sa lahat ng mga kababayan natin na dapat, paano ba pagigiit ng karapatan, Ma'am Irene? Ikaw, ano, Kap Irene? Ang alin po, Ma'am? Yung karapatan, paano nga ba yung mga karapatan na yan nila? Karapatan nila talaga ipagtanggol sarili nila na sabihin na kung mali talaga, ipagtanggol nila. Mali nga yung ginagawa ng amo, di ba? Karapatan nila yun, ma'am. At saka yung gawin nila talaga yun, sasabihin nila, ang pagmamasahe, ma'am, kamo, sa employer mo, madam, this is not my work anyway, kamo. This is the time of my sleep, kamo. Matutulog na rin ako, kamo, sa kanila, sa mga employer mo. Ipaglaban mo yun, kasi karapatan mo yan. Wala sa kontrata po ito, ma'am, kamo, sa kanila, di ba? Sa pagkain, talagang kailangan yan, kakain ka. So, karapatan pa din yan. Sabihin mo, pag hindi ako kumakain, ma'am, so how? Kamo sa kanila, di magugutom ako, paano ako magtatabaho, hindi ako makapag-concentrate na magtrabaho kung gutom ako, magkakasakit ako, di problema mo na naman, ma'am. Pero kung ayaw mo talaga sa akin, kamo, prangkahin mo yung amo mo, karapatan mo nga, di ba? Di ibalik mo po ako sa agency kung ayaw mo po sa akin, ma'am, ayaw mo po akong pakainin o ayaw mo akong bigyan ng sapat na tulog o sapat na pagkain, ibalik mo na lang po ako, ma'am, kamo. Karapatan mo yan, kabayan. Huwag po kayo matakot at pag tinakot kayo ng agency, kailangan talaga nagagalaw talaga kayo. Huwag din kayo matakot sa mga agency na nanakot sa inyo dahil bawal din po yan. Di ba, ma'am pe? Pero sinasabi natin, kada ano, kada kung may mangyayaring hindi maganda, text mo na kagad si Glenda or si Kap Irene. Para at least magpatulungan natin dito, ha? Ha, Miss Lara? Opo. Noong ano, nag-away kami ng amo ko kasi gusto ko lang bumalik doon sa ano, sa agency. Tinawagan ko talaga si Ma'am Glenn. Tapos, kasi hinampas ako ng amo ko eh. Sabi ko sa kanya, ibalik mo na lang ako sa agency. Sabi niya, hindi. Kailangan ka magtrabaho sa akin ng 9 na buwan na walang sahod para maano, para yung gastos ko, para maano, para maano daw, maripanan ko yon. Sabi niya ng ganun. Tapos hindi niya ako pinaano sa agency. Sabi niya, dadalhin kita sa pulis. Sabi niya ng ganun. Sabi ko, nag-ano ako kay Ma'am Glenn. Ma'am, dadalhin daw niya ako sa pulis. Sabi niya. Sabi ni Ma'am Glenn, sige, ano, bitbitin mo na lahat ng gamit ko. Tapos pag hindi niya ako dinala. Kasi ano din eh, di ba? Hindi mo na yung gamit po, tapos huwag ka nang sumama. Okay. Di ba, Kap Irene, ganito, di mo, Kap Irene, kapag ka pulis nga, mas maganda-ganda pa eh, di ba? Na, yes po. Lalo na, po, pag lalo wala pang kasalanan, mas maganda sumama sila sa pulis. Tapos magreklamo ka na itong ginagawa niya sa'yo, eh, parang ganun, di ako pinapakain, etc. Mas mabilis. Ang pulis kasi maganda ang ano ng pulis nila dyan eh. Once na nagreklamo at nireklamo talaga yung ano, yung totoo yung mga sinasabi mo, resto ka kaagad niyan. Okay. Lara? Miss Lara? Okay na? Okay ka? Okay. So, ayan po ang si Miss Lara. Oo, yung isa ba nandyan pa? Ano, RB? Yes po, si Ma'am Ayla. Ayla. Ayla Mary? Ayla Mary. Pasok na po. Ayla Mary. Ayla Mary. Ayan, dyan na. Ay, si Glenda to eh, Glenn. Ayan, si Ayla Mary. Nagluluto pala siya. Hello, kamusta ka na dyan? Nasaan ka ba, ma'am? Nasaan ka bandang lugar? Saan ka po? Saan bansa ka, ma'am? Kuwait po. Sa Kuwait din. Oh, ma'am, kamusta ka na dyan? Hindi ko kami ako. Oh, magdumiin na po ng dugo. Ano daw? Ano na po? Magdumiin na po ng dugo. Sino? Yung kasama ko po. Ah, yung kasama niya. Bakit? May sakit? Eh, may sakit mo po. Kaya lang, natrigger ko na po lagi kang kumakain. So, hindi rin kayo kumakain? Kumakain lang, pero madalas po. Wala. Okay. Pag hindi po kami nagawa ng paraan, sumigipin lang po tayo mga rito. Ito yung agad ng rito. Sa ano bang agency ka, ma'am? TSP Sara po ako sa Philippines. Ano daw? Ma'am, di kita naririnig masyado. Ulitin mo nga po. Saan ka pong agency? TSP Sara po. TS? Sa Philippines po. TSP Sara.
Bitaro. Ah, TS Pizarro. TS Pizarro. Pero dito po sa ano, Amsha. Amsha pa, Amsha. Diyan sa Kuwait, Amsha. Amsha po. Okay. So, ikaw at saka si ano ay hindi madalas pakainin, ganun? Hindi kayo hindi kasama sa pagkain yun nila? Opo. Saka yung mga gamit din po namin, hindi nila sagot eh. Kami rin po masang bumibili man. Ng pagkain nyo? Opo. Mm-hmm. Pero ang sweldo, di na, ano, hindi nababawasan. $400, di ba? Opo. Hindi naman po nababawasan. Okay. Kaya lang, siyempre, mas malaki po yung gas namin. Pagkain. Nagluluto ka ba dyan? Nagluluto ka? Pagkain yun po nila. Pero yung pagkain namin, ay makalupo eh. Kasi ayaw nila nang maamoy dito. Ayaw nila nang? Maamoy po. Maamoy yung luto. Ah, maamoy. Mga sensitive din sa mga amoy-amoy ng mga pagkain. Mm-mm. Pero... ngayon, anong ginagawa mo ngayon, ma'am, ano? Ayla, mukhang may nagtatrabaho siya. Ayaw mo sa akin, mga ma'am. Naglutatrabaho siya, eh. Mm-mm. Para hindi siya mahalata siguro, kaya ano, no? Mm-mm. Bakit ganun? So, problema naman nito, ma'am, siya, is yung sa pagkain ba? Yung sinabi niya kanina? Oo. Hindi kasi marinig, eh. Yung isa kasi, yung isa daw na kasamahan niya dyan, ay dumudumi na ng, pardon the word, dumudumi na daw yung ng dugo. Tama ba ako? Yung isa may sakit na? Okay, okay. Oh, may sakit na daw. Okay. Ano pangalan nun, Ayla? Christy po. Christy. Oo. Ito ba yung naibigay nyo na sa amin o nabigay nyo na kila Miss Glenda ang mga problema na to? Ito po po sa tapos na ang... Oops. Oh, sige. Okay. Hello po. Miss Christy. May sakit ka ba? Ikaw ba si Christy? Mm-mm. Bakit ka may sakit? Mahirap ang pagkain. Mm-mm. Pero kumusta ang trabaho nyo? Trabaho naman talaga. Sobra din po. Sobra. Ay, may mga alaga sila. Ayan po, habang nagre-report sa atin, ang mga kasama natin, mga kababayan natin, ay may mga gawa din sila. So, yung isa, ma'am, ano, si Christy daw may sakit. Kasi siguro gutom. No, di ba? Gutom dapat sila. Dapat paano? Nagsabi na siya na magpagamot o kaya ipa-check up siya ng amo niya. Ano sa ano daw ang sakit niya, ano, kapatid na Mary? May ulcer po kasi siya eh. Ulcer. Mm-mm. So, hindi siya pa pwede ba hindi pa siya pwede magpa-check up? Eh, pinag-check up naman po siya. Kaya lang, dalawang araw na po. Dalawang araw na po bago namin sinabi sa kanila. Tapos, may susunod ba po sana sa check up. Kaya lang, hindi na po siya ibinalik. Hindi na siya binalik sa doktor. Pero nainom siya ng gamot? Tapos na po yung gamot niya eh. Pero ganun pa rin, ano pa rin. Ay, amiba yan. Baka amibiasis yan. Pwedeng tubig. Amibiasis yan, palagay ko. Ano? Hindi ko lang po alam. Pinuhalan po siya ng dugo para hindi pa nila ko yung hindi pa nakukuha. Kasi amibiasis yan. PhilHealth member naman kayo eh, di ba? So baka pwedeng i-ano sa PhilHealth. Sa bagay, dapat ka mag-anak din na mag-aayos dito, Mang Irene eh. Di ba? At saka sandali muna, sino ba ang distress? Yung Mary ba o yung Christy? Pareho sila. Pareho sila. Pareho, pareho. Pareho. Kasi wala nga ang pagkain, di ba? Pero kayo ba? Oo. Ano ba mga usually niluluto yung pagkain dyan? Puro itlog lang po. Itlog. Yung toast bread po. Oo, yung kubos na tinatawag nila. Yun.
Nakailang buwan ka na dyan, ma'am? Ako po, bago lang po ako dito sa kanilang tatlong buwan, mag-aapat na buwan po. Mag-aapat na buwan. Ah, pero po po na. May in-help po ako doon. Mm-hmm. Ayan. So, ang problema rin nito mga ito ay ganito. Eh, si Christy, pang ilang buwan na dyan, ma'am? 1 year na po siya. Ah, 1 year na. Ito. Mm-hmm. 1 year na po siya dito. I think, ano yan, amibiasis yung kanya. Kaya ganun. Siguro pag, tsaka yun, pagkain nga talaga, ma'am, kailangan, ma. Maanghang ba nakakakain yan? Hindi na po eh. Pagkain na po siya, hindi ko makain ng maanghang. Anong pagkain ang kinakain niyo pag kayo? Ano po? Puro tinapay. Puro tinapay. Talagang tinapay dyan. Wala atang kan. Ano ba, ma'am, Cap Irene, ano ba? Walang mga, ano ba mga pagkain nila dyan? Mostly kasi, yung iba dyan sa kanin, mga kubus-kubus. Kasi, eh, kasi kami talaga naglulungo kasi ng ano, kanin. Oo, mga kapsa-kapsa nila. Mm-hmm. Eh, mukhang sila ata, hindi ganoon. Hindi po. Hindi po napagloko kasi ayaw nila ng maamoy. Ayaw nila ng maamoy. Yun. Yun. Nagtatrabaho habang nag-re-report. Ayan. Hindi na makinig yung boses mo, ma'am, pe? Oo. Sabi ko, habang nagre-report sila, ay nagtatrabaho talaga. Kasi para hindi mahuli. Ano? Tama ba? Ayan nga eh. Mm-mm. So, Miss Glenda. Miss Glenda. Miss Glenn. Yes, ma'am. Oo. So, Glenda, nasa iyo na ba mga papeles nito? Ano po? Nasa iyo na ba mga papeles nito? Opo, ma'am. Oo. So, ano ang masasabi mo si sa kanila? Yan isa, ma'am, si Ayla Mary, ang mm-hmm. case niyan. Yung unang employer... Ito. Ang hina ng sound din. Binamanyak siya. Yung tatay ng madam niya. Ganun din. Okay. So, hindi pinapasweldo? Ganun? Hindi po, ma'am. Yung ano, yung case ni Ayla, ano, minamanyak siya ng amo. Ito. Yung tatay ng madam niya. Okay. So, kaya gusto na talaga niya talaga umuwi. Pati dun sa unang employer niya, ma'am. Ganun din. Opo. Mm-hmm. Sa unang employer niya, ganun din. Tapos, ito ngayon, binigyan na sana siya ng exit being first So, medyo mahihina mga internet itong kasama natin. Ay, Cap Irene. Ito sa Saudi, ay ano to sa anong tawag Kuwait. Dito? Sa Kuwait na naman ito. Bakit? Opo. Ayan. So, kung susumahin natin si Ayla at yung sinasabi na minamanyak siya nung kanyang bossing. Di ba? Eh, isang sinasabi natin, pag ayaw mo naman, ayaw talaga, di ba? Hindi marinig, ma'am, pe? Ikaw, wala ka bang ano, headphone? Ako, sige. Ang nasa kapit- bahay po, ma'am. Nasa si ako. Ah, tanong nyo na, ma'am. Kapit. Opo. Okay. So, ang case... Oh, sige. Irene, ano, Glenn. Miss Glenda. Miss Glenda. O sige. O, mukhang wala si Glenn. Kapairin, ang tanong ko sa iyo ay yung ano nga, yung minamanyak siya sa unang amo, tapos lumipat, ganun din. Ano masabi mo sa ganun? Ikaw ba nakaranas ng ganun? Irene, Cap Irene. Yes po, ma'am. Hindi mo naririnig ako. Ba't di lang niya ako naririnig? Hindi po, ma'am. May walang sound. Eh, ang hina ng sound mo. Kailangan meron kang ganito sa susunod, ha? Ma'am. Okay. Naririnig mo na ako ngayon?
Hindi niya ako naririnig. Meron po, ma'am, pero maliit. Lumiit. Eh, wala kang ano, earphone? Wala kang earphone? Sobrang lakas na dito. Ayre, ano ka, mag-earphone. Okay. So, tayo may magpaalala dito. Magpaalala muna tayo tungkol sa ating karapatan. Pag sa may OFW. Okay, at tayo ngayon ay nandito tayo sa ating Advocate Connect. Ibig sabihin, kinukonekta po natin ang iba't ibang mga advocates para magsama-sama together at makasuporta at makatulong tayo sa iba pa nating mga kababayan. Kahit ang tawag natin doon ay Advocate Connect. Yan. Okay na po. So, narinig mo na ako, Kap Irene? Yes po. Okay. So, Kap? Oh, sige. So, Kap, tanong natin ngayon sa inyo ay nawala siya? Nandito pa po. Yan. Kapay rin ang tanong natin. Yun nga, sinasabing kay Isla Mary, sabi niya nga, manyak daw yung kanya mga amo. Una, pangalawa, problema ba talaga yan dyan sa Middle East? Kasi ganyan yan eh. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa mga na alam nyo may mga ganyan ang pag-uugali. Mm-hmm. Ingat na po. Paano ba iwasan yung mga ganyan, ma'am? Kasi sila lumapit sa mga amo ng kit niya, lagi na lang po silang nakikihalubito sa mga bata. Kung may mga bata sila ng mga ano, kaya pag natutulog sila, kailangan lagyan niya na gano'n. Panangga pa yung sa door nila. Kwarto nila, yung kwarto, di ba? Sige. Para maiwasan. O kaya pag may, pag mas maganda naman siguro kung i-open nila sa amo nila ang babae. Once na pinakita kayo, once na pinakita kayo, So, ayan po si Kap Irene ang pinaka-host po dito ngayon at ito ay aming pilot, no? Dito sa ating Advocate Connect. Sige, ano ba ano natin, Kap Irene? Yes po, ma'am. Oo. Kap, ang sinasabi nga natin ay pag ganito ang nangyayari, dapat hindi tayo ano, hindi dapat, ano ba, paano ba iiwasan talaga ang mga ganitong klase? Kasi sabi nila, parang ano lang yan, pag ayaw mo, maipapaalam mo sa kanila, ayaw mo talaga. Iiwasan yan, ma. Nasa sa kanila na kasi kung minsan yung mga dapat na pag-iwas, nasa sa kanila na yan eh. Hindi ko masabi na pag ganito ko, kaya diktahan ko sila kasi sila ang nandyan. Dapat talaga, ano yung mga nakikita nila yung talagang pinaano ng mga amo nila, iwasan na nila yun. Ganun ba? Yung pupunta sila sa mga dapat na hindi nila ng amo nilang lalaki. Kasi alam niyo naman ang mga amo mo lalaki talaga yan. Mga ano yan eh. Maintindihan. Okay. Eh sa pagkain naman, kasi ang nakita ko sila, Ms. Ayla, pwede naman nagluluto sila eh, tsaka si Christy. Paano kayang gagawin? Kasi sabi na hindi sila masyado nakakakain. Eh, wala talagang kanin dyan eh, di ba? Okay, oo. Wala ba kayong pagkain na kanin? O kung may mga tinangpay sila, yun, kainin nyo na lahat. Oo, walang problema. Nagutom kami, paano kayo magtatabaho kung walang laman ang kanin? Mm-mm. Totoo yan, totoo. Kasi, maging ang tawag doon, maging wise ka din, di ba? Nalala ko yung isang worker. Yung ano, mampe, di ba marami naman, sukot-sukot yan eh. Pag bumibili ng kubos yung amok, anim yata yung isang sukot. Yan, may malaki, may maliit. Ang gawin nila, iluto natin ng hat, tapos sabihin nila, kinain namin kasi nagugutom kami. Mm-mm. Ayun. Pero ang sinasabi nga, di ba, si Lara, sabi niya, ano eh, kwentado talaga, tsaka ano, yung wala talagang nakaalaan para sa kanya eh, yung mga ganong klase. Meron palang ganon, na sama-sama sila sa isang bahay? Meron.
ma'am, pe, hindi mo maiwasan. Kahit dito sa Saudi, may mga ganyan na mga amo talaga. Kaya kung minsan, yung mga, ano natin, nagiging wais na lang tayo kung anong ginagawa. Yung mga bawal, ginagawa na natin. Gagawain din ng mga employer na yan, di ba? Kahit bawal nga, gawin mo kasi nagugutot ka. Paano pa nagkasakit ka? Hindi ka naman nila pinapagamot ang maayos, pinababayaan ka pa. Kahit nagkakasakit niya tayo dito, nagtatabaho pa rin tayo. So, ayan po ang mga trabaho ng mga advocates natin. So, mahirap. Pero sa kabuuan ng mga tinatrabaho ninyo nila, Gleda, sino-sino ba kayong mga advocates dyan? Marami po kami yung mga monitoring advocates po sila, ma'am. Diba? Ang dami nyo. Marami mga pinaiikot ko po sila sa mga hahawakan nila. Kaya may mga patroller din po kami na inaano po yung mga train ko po muna sila para maging ganap silang mga alam nila kung anong gagawin nila, i-advise nila sa mga nahawakan nilang mga OFW na humihingi ng tulong. Yan. Hindi lang yung basta-basta. Kasi may mga ibang organization, ma'am, eh. Kasi kailangan talaga na i-ano mo muna yan. Kailangan mo munang kausapin maigi yung isang distress kung minsan dito nagmumula. Kasi pang advocate kung minsan ganito ang pinagmumula ng mga away, alam mo naman yun, ma'am, eh. Kailangan talaga interrogate mo muna yung OFW, distress OFW, kung humingi ba siya ng tulong sa ibang advocate, organization, or what, para alam mo bago mo sila ituloy yung pag-assist sa kanila. Kasi once may mga na-assist mo na sila, mamaya hihingi pa ng ibang itulong na naman sa ibang advocate, ibang organization, di ba? Zero, pasabihin dapat na lang isa natin, lang. Umpisa na naman sila, di ba? Dapat isa lang. Na naman ng ibang ang group. Pagkagin yun, ma'am, pe, di ba? Oo, tama. Kasi kung minsan dyan nag-away ang ibang advocate, sasabihin, hiyawakan ko yan. Pag naka-uwi na, ay, kami ang ganyan. May mga ganyan na cases. Okay. Okay, yan. So, siguro sa mga susunod po, mas aayusin po natin. Usually ba, ilan ang papasok na advocates natin para maiayos na natin sa mga susunod? So, mas maganda siguro, ma'am, na irregular na lang natin kasi para hindi nang sasama ang loob ni Founder Bong, kasi Founder Bong pwede naman panggabi ang mga nasa Saudi. Oo, so, naman. So, siguro na mga pang nandito sa Pilipinas is pwede ng ganitong mga oras, mga tanghali, daytime, para ma-interview. Pwede rin natin mag-interview ng mga pamilya ng mga distress or FWs, pwede natin silang kasama. At dito, especially yung mga naka-uwi. Kasi may mga gusto mag-interview, yung time ni Founder at yung time natin dito sa Pilipinas magkaiba, kaya hindi kami nagkakaanuhan ni Founder ng oras. Pero kasama natin dito si Founder Bong, ha? Kasama natin dito si Founder Bong David. Tandaan natin. Siya ang lolo natin, di ba? Di ba? Siya ang lolo natin. Ako, diyan po nang galing ang mga grupo natin, di ba? Yes po. Mm-hmm. I'm proud po na thank you so much po sa pagtitiwala mo pala sa akin, Founder Bong, being the president po ng MCDO. Maraming salamat po, Founder. At siyempre, kulang lang talaga sa oras si Founder Bong. Nagtatrabaho din kasi yun, di ba? Yes diba? Po, ma'am. Yun nga ang sabi niya. Tutukan daw niya dito, wala siyang sahod. Sabi niya nga, di ba, nagti-tiktok na yata yung lolo natin. Sabi, buti pa yung mga nagre-reel siya ka nagti-tiktok, kumikita eh. Totoo naman, mahirap ang isang advocates. Di ba? Isang nag-susuporta, volunteer po lahat yan, ang mahirap. Di ba? Oo. Di ba? So, mahirap. So, may mga paalala ka ba sa ating mga kababayan? Lalo na yung mga nasa abroad pa ngayon. At siyempre, pamilya. Yes po. Lalo na yung abroad po, especially yung mga paalis lang po. Ang gawin niyo po, pag andyan na yung mga kontrata ninyo, importante po kasi ito, kailangan picturean po ninyo or before your flight, 1 week, 3 weeks before your flight, kunin na ninyo yung kopya ng kontrata ninyo. Iwan ninyo sa pamilya ninyo. Huwag sa mga kalibin ninyo. Iwan ninyo sa anak ninyo, sa mag-anak nyo, sa pamilya nyo, sa asawa nyo tunay o sino, huwag ang kalibin ninyo, ha, kasi ang dami natin cases pag may mga nagmingi ng mga tulong is wala silang maibigay na contract nila, kontrata ba nila, wala silang kopya. Kailangan yun, ipaglaban nyo isang karapatan nyo yun, na mga nag-a-apply po, shout out sa mga bagong mag-a-apply, tandaan nyo yan, kunin nyo muna yung kopya ng kontrata ninyo, ha? Ibigay nyo, iiwan nyo, paserox nyo ng madami para may kopya kayo, may kopya ang pamilya ninyo. Mm-hmm.
Tama. At syempre, kasama natin dito ang ating mga advocates sa pamamagitan po ni ating Kap Irene Manat, and of course ang iba pang mga kagrupo ni Miss Irene, and of course ang pinaka-ugat na to ay si Founder Bong David. Yan. Di ba? Minsan kasi ang oras kasi magkaiba po eh. Pero sa inyo pong lahat, sinasabi natin, ang mga advocates po ay eto, pakikilala namin sila sa inyong lahat. Siguro magpadala ka na lang ng picture pagka ano, para ipapaka-flash natin dito kung kani-kanino sila pwedeng pumasok, di ba? At syempre, nandun ang lolo natin, Founder Bong David. At so, maraming salamat sa iyo, Ma'am Pe, dahil binigyan mo kami ng time para sa aming Advocate Connect. Okay. At Kakampi Online ni Ma'am Pe Nicodemus, tapos siya po ang host ng Kakampi Online. Sa susunod, ikaw na to. Oo, sayang-sayo na to. Yeah. Siguro sa mga susunod, pwede magturuan tayo paano ba papasok at paano para hindi lahat nagkakalabo-labo. Planuhin natin itong mabuti para din ito sa ating lahat. Muli po, ito ang ni Godfrey Nicodemus. Nagpapaalam po ako sa inyo. And Ms. Irene. Yes po, ma'am. Paalam ka na po. Yes po, maraming salamat po muli. Ako po si Irene Manat, MCBO President po, nagulat. Yan. Pagpalain po tayo ng puong may kapal. Salamat. Maraming salamat sa lahat ng advocate sa nagpapakahirap para sa ating mga OFWs. Saludo po kami sa inyo. Yan. Maraming salamat.